Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, nagharap ang mga opisyal ng Pilipinas at China para pag-usapan ang maritime disputes ng dalawang bansa. Handa rin makipagtulungan ng China para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Sa gitna ng iringan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, nagharap kanina ang mga foreign affairs officials ng dalawang bansa sa 23rd Philippine-China Foreign Ministry Consultation at 7th Bilateral Consultative Mechanism on the South China Sea. Naroon si Foreign Affairs Undersecretary for Bilateral Relations and ASEAN Affairs Maria Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Sun Weidong. Sabi ni Lazaro, nagkausap na sila ni Sun kaugnay sa maritime disputes ng dalawang bansa ilang linggo na ang nakalipas pero hindi na siya nagbigay ng detalye. Ilang diplomatic protests o note verbal na ang inihain kaugnay sa pagkilos ng mga Chinese ships sa West Philippine Sea na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kabilang dito ang pagtutok ng China Coast Guard ng laser sa ating Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ilang pahayag ng pagtutol din ang nilabas ng DFA at AFP sa patuloy na swarming o paglalagi ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sabi naman ni Sun, anumang pagkakaiba ng dalawang bansa, dapat aniyang pag-usapan gaya ng isang magkaibigan. Their consensus has pointed the direction we need to make efforts in and we need to comprehensively deepen our comprehensive strategic cooperation and enhance our cooperation in various practical areas and properly deal with our differences through friendly consultation. Nabuo ang bilateral consultative mechanism para matalakay ang mga gusot kaugnay sa agawan ng teritoryo. We look forward to utilizing these consultations to implement the consensus between our two leaders. We hope to translate the outcomes of the state visit into concrete and high-impact engagements that are mutually beneficial for our two peoples, our two countries and peoples. Habang nagaganap ang pulong na ito ng China at Pilipinas dito sa Maynila, tiyempo namang paalis na ng Manila Bay ang isa sa pinakamalaking amphibious assault ship ng U.S. Navy, ang USS America. 5 araw itong nanatili sa Pilipinas bilang bahagi ng Visiting Forces Agreement o VFA ng bansa at ng Amerika. Kung ano ang magiging tugon ng China kaugnay sa mga inaalmahan ng gobyerno ng Pilipinas kaugnay sa mga maritime issues sa West Philippine Sea, malalaman bukas sa mga ilalabas na pahayag ng dalawang bansa sa pagtatapos ng BCM. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.